morning mga kasaging! Today, pupunta tayo sa laboratory namin ng banana tissue culture para maghatid ng seedlings na gagamitin doon. So instead of we will use sucker, gagamit tayo ng seedlings para talagang iwas sa sakit. So welcome to our laboratory! Kung mapapansin nyo, dalawa po ang pintuan. Yan po. First door, tapos second door. Sinadya po talaga ng dalawang pintuan para hindi mag-contaminate. Yan po, may lab gowns para sa mga employee sa loob. So this is a quick tour of our laboratory ng tissue, ng banana tissue culture. So, what is tissue culture? Tissue culture is the growth of tissues or cells separate from the organism. This is typically facilitated via the use of a liquid, semi-solid or solid growth medium, such as broth or agar, in vitro under sterile growing conditions. Banana is typically propagated vegetatively, thus, tissue culture as a propagation technique provides a robust means to prepare disease-free planting materials that can provide the first line of defense in developing an integrated disease management program for banana. Tissue culture techniques established for banana include shoot and meristem culture, callus culture, somatic embryogenesis, cell suspension, and protoplast cultures. So, as what have been said, it prepares disease-free planting materials that can provide the first line of disease in developing an integrated disease management program for bananas. So, mas less po talaga ang tendency na magkasakit ang ating mga pananim na saging. But still, we should remember that we need to control or prevent the spread or pagdami ng mga sakit ng mga saging sa ating farm. Dahil mabilis po talaga ito magdami pag hindi natin mababantayan ng maigi. So again, this is a quick tour of our banana tissue culture laboratory. So yan po yung nasa bottle. Yun po, na-process na po yun. Nasa mga 3 months old na po yun sila to 4 months old. Yan po ang ating chamber. At yan naman po ang base kung saan nilalagay yung mga na-prepare na na parts ng banana. So it will take around 6 months po bago matapos po or bago tayo magkaroon ng finished product or yung tinatawag natin na meristem na ready to plant na sa ating nursery. So ito muna po ang ating meristem. Yan na po ang ating itatanim sa ating nursery. So after this quick tour sa ating laboratory, pupunta po tayo sa isang farm, isang grape farm na madadaanan natin pauwi. So this grape farm po is located at Puruk 1A, Barangay Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Nakaka-amaze po dito. Kahit hindi ganun kalaki ang kanilang area, yet napadami talaga nila ang mga bunga ng kanilang grapes. Very inspiring po talaga. So let's ask some questions to the owner kung paano magtanim ng grapes. Kayo po no, magbitak-bitak. Ano pang seedling sir, gamay pa? Wala. Pwedeng wala pa hanggang sa mag-pruning, pwedeng wala pa siya. Parang ganun po ang nangyari dito, wala pa kami ng ilang months ulit yun sir bago magbunga po from time of planting 8 months to 1 year. Tapos after pruning naman po is 4 months to harvest. Usually ganun po, pero may mga variety na after pruning po 3 months lang pwede nang i-harvest. Ilang months po bago maghinog sir yung green? 4 po, pero may iba po 3 months lang, depende po sa variety. Unlike dito po 10 varieties po yung ating available na grapes. Kaya lang yung ibang varieties po nauna na silang nahurot kanina umaga. Kaya yung natira po nito is Baikonur. Pag hinog na po, ito yung color niya. Pag medyo papuntang hinog, ito po yung before.
Before and all. Madali lang ba alagaan ang grapes, sir? Medyo mahirap po. Mahirap kasi from that time na parang ganito, umaakit siya. Mm-mm. Prone po siya for mga insects, suod. Naku, parang nakaano ko. Parang hindi pa ako masyado magaling. Meron. Ang spray po natin is anti-fungi, anti-insect, anti-uod. At saka kailangan din po ng fertilizer. Potas. Ay, ang potas pagka ano, mag... magbunga na. Tamis na po siya. Before maghinog. Mm-mm. Ito po, kaya namin nilagay ang hollow block. Wala tayong drainage. So pag ulan, ang tubig mag-aklat. So ang suggestion po is lagyan nito para may lupa. Yung ugat po niya, nandito na sa ibabaw ngayon. Inahabol niya po yung lupa sa ibabaw. So hindi na po siya nag-absorb ng too much water. Sir, ang pag-apply ng insecticide at saka fungicide every week po ba? Ano po, depende po sa place nyo. Kung masyadong infested ng mga insect, pwede po every week. Kung hindi naman, walang insect, pwede po as needed lang. Needed lang. Kung wala. Pag may bunga na, mag-spray pa din po, sir. Pag may bunga, meron din pong pang-spray kung ano po yung need. Example, need lang ba yung anti-fungal, anti-fungus, o anti-insect. So, depende po kung ano yung merong problem. Pwedeng combination din, lahat ng doon. Pwede po. Pero may days po yan na pag mag-harvest, bawal na siya. Mag-spray. So, ang environment, kailangan mainit rin, open area. Open area, yan ang gusto po nila. So, pwede magtanim backyard, sir, no? Backyard. Yeah, ito po parang backyard. Kailan po maglagay ng cover na plastic? Maglagay po tayo ng cover kapag ready na po tayong mag-pruning. And ang pruning time is depende po yan sa how you care for the grapes, kung paano po naglagay ng fertilizer, paano naiwasan ng mga sakit. And ang ideal setting po is kapag ang trunk niya is ano po, pencil size na siya. Pencil and size. Color brown na po. Yan yung parang sign of maturity na. Mga ilang months po yan sa galing pagtanim, sir? Pagtanim, usually po is 1 year. Pero on our case, kasi naasikaso namin siya, it took us just 8 months before nag-pruning kami. So mas napaaga po pag maganda ang pag-alaga sa kanya. So pag before pruning, maglagay na ng plastic. Yes. Para kung uulan, hindi mag-wash out yung flowers niya. Yung flowers niya. Po. Okay. And then pagka ganito na ripe stage na, bawal din po ang excessive rain. Mm-hmm. And watering, bawal din po para hindi mag-crack-crack ang kanyang berries. And para hindi mawala ng lasa ang mantamis ang mga berries. So mag-spray din po ba ng foliar, sir? Para yes, ma-maintain opo, yung... maganda din po ang foliar at saka insecticide, anti-fungi. And yung mga fertilizer po, yung foliar, organic, synthetic, pwede i-mix po siya. Tapos potash po, pampatamis. Pampatamis. Thank you. Welcome po. Thank you.